Good morning mga kabayan. Ngayon naman ay magluluto tayo ng chicken curry. At ito ang ating mga ingredients. Siyempre chicken, onion, garlic, potato, carrots, we have celery, bell pepper, curry powder. Gagamit din tayo ng patis, salt and pepper, and yung ating coconut milk. So, umpisahan na natin ang pagluluto. Gagamit nga pala tayo ng cooking oil at konting water. So ngayon, ipa-pan fry muna natin yung ating chicken. Ang maganda kasi dito, pag pinan-fry muna natin ang ating chicken, kahit medyo matagal yung cooking time natin, hindi siya hihiwalay doon sa kanyang buto. So yun ang purpose doon. So after natin ma-pan-fry yung ating mga chicken, pwede nating isaute yung ating garlic. Pag medyo brown na yung ating garlic, pwede na natin isunod yung ating onion. Saka i-add na natin yung ating celery. So haluin lang natin sila ng sabay-sabay hanggang sa mag-moist na sila at pwede na natin isunod yung ating na-pan-fry na chicken. Thank you.
So pwede na nating ilagay yung ating na pan fry na chicken. As you can see, hindi naman talaga siya naluto sa pagpo-fry. Ginawa lang natin yon para maging maganda ang laman ng ating chicken, hindi sila maghiwa-hiwalay. After that, pwede na nating ilagay yung ating fish sauce. And the ground black pepper. Lagay din natin yung ating black peppercorn at ang ating curry. So yung curry, 1 tablespoon lang, okay na yun. Huwag masyadong marami kasi hindi rin maganda pag marami yun. Mag-iiba rin yung lasa niya. Sunod na natin yung ating coconut milk. And then lagyan din natin siya ng konting water. Sunod na natin yung ating potato. And then yung ating carrots. So nakalimutan ko nga palang sabihin kanina yung ating sili na mahaba, pansigang, pwede rin tayo maglagay niyan. Anyway, optional lang siya. Then lagyan na natin siya ng salt at ilagay na natin yung ating green bell pepper. Haluin lang natin ng konti at takpan natin to at isimmer natin siya for about 10 minutes. After 10 minutes ng ating simmer, eto na ang ating chicken curry and it's ready to serve. Yum yum yum!